gustong pa rin kayo sa 5th Eviction Night ng Pinoy Big Brother Community Season 10. At para matulungan kayo sa inyong desisyon, hinggil sa inyong ibobotong nominado, halina't kilatisin natin sila. Good evening, Teen Housemates! Hello po! Hello po! Miss Bianca! Hello po! Kahanga-hanga ang pasabog ngayong linggo na ginawa ninyo when you gave your all sa inyong big summer concert. Kaya naman, teens, congratulations! Proud kami sa inyo. Good job. Pero ngayong gabi, syempre, isang mas nakakayanig na pasabog ang haharapin ninyo dahil dalawa sa inyo ang magpapaalam na. Bago ang anunsyong yan, syempre, kakausapin ko muna ang mga nominado. Dustin, Eslam, Gab, Luke at Stephanie, handa na ba kayong magpakatotoo sa inyong magiging sagot sa tanong ko? Okay, makinig ng mabuti, teens, lalo na't apat sa inyo, bagong salang dito. Ilang linggo na rin kayong namamalagi sa bahay ni Kuya at marami na rin kayong mga kasamang nagpaalam na. So ang tanong ko sa inyong limang nominado, from 1 to 5, 1 ang pinakamataas, paano mo irarank ang sarili mo base sa ambag at nagawa mo this week? So teens, tingnan nyo ang inyong mga katabi. Kung irarank nyo kayong lima base sa performance sa ambag this week, pang ilan kayo? No reason, just your rank. Magsisimula tayo sa'yo, Dustin. Ano po ba? 1 ang pinakamataas. Tama. Saan mo ilalagay sarili mo? First? Siguro ilalagay ko yung sarili ko sa 3. 3. Kasi may pagkakamali pa din naman. At aminin ko naman po na sa concert na yon and sa pag-iensayo, hindi po talaga ako dancer or sa pagkanta, confident ako sa ginagawa ko. Pero sa pagsayaw, aaminin ko marami akong mali. Okay. Thank you, Dustin. Ikaw naman, Eslam, pangilan ang rank mo sa sarili mo? For me, Miss Bianca, I'll be honest po, I'm not the best po rin sa pag-perform ng dancing and I had a lot of mistakes rin po. So I could rank myself for number 3 rin po since sometimes I do make mistakes for dancing as well. And yun po, tinulungan po ako ng mga housemates at yung SB19 po para i-perform ng much better yung gawa ko po. Okay. So number 3 po. Thank you, Eslam, and belated happy birthday sa inyo ni Maxine. Ikaw naman, Gab, pang ilan ka sa inyong lima? I would rate myself a 1 because I feel like I've contributed so much this past week po na to the point na I've been very emotional and pressured, very nalagpasan at natagumpayan po namin yung weekly task po. I am very happy po and na 1 po ang sasabihin ko po. Thank you, Gab. Worth it ang pagod niya. Luke, ikaw naman. Ako po, 3.5. Paano yun? Pili ka, 3 or 4? No, joke lang. 3 lang po. 3. Okay. Hindi, 3 po. Pero yan, masaya naman po ako sa ginawa ko po bilang isang nag-perform po sa concert. And happy po ako sa binigay ko po yung best ko. Yun po. Thank you, Luke. Stephanie? I would put myself in a 2 po. Only because I really do feel as though I did quite a bit of performances. And I really did put myself in a out of comfort zone moment. But I think I really did give my best, especially with practicing. Kahit pagod na po ako. But I think I still did great po. Thank you, Stephanie. At nominees, maraming salamat sa matapang ninyong pagsagot. And when I return, matapang nyo namang haharapin ang desisyon ng taong bayan. Thank you, housemates. I love you back. I just forgot that this is happening. Wala pala dapat reason, no? Yeah, and then... Papa, yung pamilya all over the world, ano pong masasabi nyo sa naging sagot po ng ating mga nominado? Nakatulong ba yan sa desisyon nyo sa inyong pagboto? We hope na handa na kayong tumodo sa suporta sa inyong napiling housemate dahil sa puntong ito, you only have 1 minute left to vote! Sino ang karapat-dapat na manatili sa bahay ni Kuya? Ang bida pamilya boy ng Marikina na si Dustin. Baka totoo naman po ako dito at nais ko din pong ipakita ba yung kaya ko. Ang masigwapong anak ng Makati na si Eslam. There's more things that I would love
to show sa inyo na yung mga kakayahan ko and the things that I can do and what I'm capable of. Ang idol ate ng Pasig na si Gab. Gusto ko po ipakita ko ano pa po talaga si Gab as Gab's Kribikin and not just MNL48 Gab po. Ang breadwinner bunso ng Batangas na si Luke. Determinado at porsigido po ako. And gusto ko po matulungan yung family ko sa hirap at gusto ko po silang ibangon sa hirap po yan. O ang free spiriting voice ng Cebu na si Stephanie. Wala na po ako shyness when it comes to taking in opinions po kuya and critiques. At sa puntong ito, meron na lang kayong huling 10 segundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Voting is now officially closed. Yes, Robby T. Sa gabi, voting is now closed and the results will be locked in. Official. Maya-maya, ilalantad na ang pangalan ng ating dalawang teen evictees. Pero sa ngayon, maglantad muna tayo ng iba pang bigatin na pasabog ni Big Brother. Ate B, Samber. Thank you, Robby and Enchong. Kung patindi ng patindi ang tensyon sa loob ng bahay, dala syempre ng napipintong eviction. Mukhang patindi rin ang patindi ang mga susunod na bigatin na pasabog ni Kuya. Kaya naman, Sam, buksan mo na ang ikatlong kahon. Thank you. Ang ating ikatlong bigatin pasabog ay... Big decision ni Alyssa! May alam ka ba dito, Sissy? Oh my God, Sissy! What is the meaning of this? To be honest, mga kapamilya, walang alam pa dito si Sam. Sam, I think ito ang first time na maririnig mo to. Kaya naman mabuti pa. Alamin na natin kung ano ang desisyon ni Alyssa. Hello, Philippines! Hello, world! Sa pagsisimula ng ika-10 edisyon sa bahay ni Kuya, una niyang tinatuloy ang housemates mula sa community ng mga sikat. At sa yugto ito, tinanghal na celebrity community top 2 sina Alyssa at Angie. Sa panandali ang paglabas nila sa bahay ni Kuya, namayagpag ang dalawa sa kanilang larangan. Nagpatuloy sa panawa ng musika si Angie at patuloy namang rinepresenta ni Alyssa ang bansa sa pagiging parte nito ng Philippine Volleyball National Team. At sa gitna ng lahat ng ito, ang heartstrong phenom na si Alyssa, kinausap si Kuya upang iparating ang isang mahalagang balita. Magandang araw, Kuya! Kamusta ka, Alyssa? Ito po, kakatapos lang ng finals namin, Kuya, ng season namin. And na panalo naman po namin ang championship namin, Kuya. Congratulations! Yay! Napanood Thanks, ko yun. Kuya. Ako, Kuya. Mga tinuro mo po sa akin talaga sa loob ng bahay, Kuya. Tinry ko pong i-apply habang naglalaro din kami, lalong-lalo na yung patience, Kuya. So maraming salamat po, Kuya. Sa mga tinuro niyo sa amin, Kuya, unfortunately, Kuya, may ibabalita din po ako sa inyo po. Anong balita? Dito po sa labas ng inyong bahay, meron pong mga commitments na kailangan din po ako na kampanan para po sa ating bansa. Magpre-prepare naman po ang national team para po sa nalalapit na SEA Games. Sa Vietnam po ito gaganapin. And hindi ko rin po masasabi kung kailan po matatapos. Kaya naman po, hindi ko po magagampanan at hindi po ako makakabalik sa loob po ng inyong bahay. Alyssa? Yes po, Kuya. Malaking karangalan ang irepresenta ang ating bansa. Naiintindihan ko ang iyong desisyon. At ito ay tinatanggap ko ng buong buo. At higit dito, Alyssa? Yes, Kuya. Makakaasa ka sa aking suporta. Huwag kang mag-alala. Hindi ka man makakabalik agad dito sa bahay ko, ay lagi ka namang bahagi nito.
Thank you, Kuya. See you soon po and good luck to all the housemates po. Thank you po. At yun na nga, mga kapamilya, ang ikatlong bigate na pasabog ni Kuya. Ang desisyon ni Eliza na hindi na ipagpatuloy ang kanyang journey bilang celebrity community top 2 dahil na rin syempre sa kanyang commitments bilang isang atleta. Laban para sa bayan. And pero, we're so proud of you, yes. Eliza. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo. Nakikita ko lang. Napapansin ko si Sam. Nagiging emotional ngayon. Oh, Sam, ano bang masasabi mo sa desisyon ng Sizzy mo? Siyempre, sad kasi I know na we are really rooting for her. A lot of people are really rooting for her, including me. Of course, with Angie and a lot of the housemates. But siyempre, iba pa din yung bond namin ni Sizzy Eliza. So, as much as masakit yun sa akin, but I also want her to represent Philippines talaga with pride and honor. And ibalik yun sa ating bansa. And I have to carry that weight also in pageantry. And it's time for her to do that thing na talagang nag-excite sa kanya. So, I am there for you, Sizzy, and I love you so much. Women empowerment. Pero nabanggit mo, you're excited. Speaking of excited, ngayon naman, Bianca, Robbie at Sam, kaugnay ng naging desisyon ni Eliza ay bubuksan na natin ang ika-apat na kahon. Sam, pwede mo nang buksan ang ika-apat na kahon. Agad-agad! Ang ating ika-apat na pasabog for Bigaten ay... Eliza replacement. Sino nga kaya ang magiging kapalit ni Eliza bilang Celebrity Community Top 2 Kapamilya Team Online? Samantha, handa na ba kayong malaman? Kapamilya, panoorin niyo to. Sa aking pagtanggap sa desisyon ni Eliza na hindi magpatuloy sa pagbalik sa aking bahay dahil sa kanyang mahalagang misyon, ako ay magbibigay ng pagkakataon para sa isang celebrity housemate na papalit sa kanyang pwesto sa top 2 sa community ng mga sikat. Pumangatlo sa Celebrity Final 5 ang isang housemate na nagpakita ng malakas na karakter at determinasyon sa mga laban. Nagpakatotoo at hindi natakot na ibahagi ang kanyang mga paninindigan. Kasabay nito ay naging sandigan rin siya ng mga kasama bilang maaasahang ate at matalik na kaibigan. Naging lakas niya ang pagmamahal ng kanyang pamilya, kaya naman patuloy siyang hindi sumusuko sa mga hamon para sa pangarap. Kaya naman ang aking pinipiling maging bahagi ng Celebrity Community Top 2 ay ang breadwinner ng Palawan, Samantha. Ano ba yan? Surprise! Congratulations, Samantha! Formal na nga nating inaanunsyo ang ika-apat na bigating pasabog ni Kuya. Samantha, bilang kapalit ni Eliza, ikaw ay bahagi na ng Celebrity Community Top 2! Makakasama mo si Angie at ang Top 2 ng adults at teens sa pagbabalik sa loob ng bahay. Hindi talaga runner-up si Samantha. Nasa iyo ang corona. Sam, tinatanggap mo ba ang panibagong hamon ni Kuya? Knowing me, hindi ako sumusuko sa anumang pagsubok na hamon ng buhay. I am not a quitter. I will always say na okay lang sa akin matalo, but as long as I fight till the end. So, tinatanggap ko po yun at isang malaking karangalan na ako ang kapalit ni Sizzy at laban natin to, Sizzy. And whatever happens, you are a queen. Okay? At wala po talagang kamalay-malay si Samantha na ang inakala ay magiging guest lang po siya for today, magiging co-host without knowing na isa siya sa bigate na pasabog ni Kuya. Kaya naman, congratulations! Celebrity Community Top 2, Samantha! At sa puntong ito, merong gustong bumati sa'yo. Ito, panoorin mo. Sissy Sam, hello!
alam ko nagtataka ka kung bakit ako andito, pero I just wanna congratulate you sa muli mong pagpasok sa loob ng bahay ni Kuya. Alam ko na ibibigay niyo ni Angie ang best niyo para ma-represent ang batch natin sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya naman, good luck and see you sa outside world soon. Iyak na talaga si Samantha. Bumigay na po ang luha ni Samantha. Tissue po. Tissue, please. Ako pala yung Miss Grand dito, pero ako yung pinasabugan ng granada. Opo. Teka lang po, Kuya. Hindi ako ready for today. Bigate na emosyon yan. Pero ito, Sam, ramdam namin na masayang-masaya talaga ang sisi mong si Eliza para sa'yo. Meron ka bang gustong sabihin sa kanya? Meron ka bang gustong ipaabot na mensahe na suporta para sa iyong sisi? Of course, wow, thank you. There's a lot of, kami kasi ni CZ, yung friendship namin hindi talaga pinilit. And it's nice to know that we are always here with each other, for each other, till the end. And I'm so happy even sa loob ng bahay ni Kuya and paglabas, we are there to support. And I'm so happy din na parang overwhelming lang yung joy na yung totoong genuine lifetime friendship na nabuo namin, yun din yung nagagawa ng Team Samlay. And in fact, talagang sila yung tumutulong din sa lahat ng endeavor na ginagawa namin. So I know this is gonna be another fruitful journey for us, not only for us, but also to the whole community that natutulungan namin. Yes. So thank you po. I'm sure naloloka ang mga Samlay ngayon habang pinapanood to. Pero syempre, Sam, I can imagine yung feeling sa muling pagpasok mo. Parang karga-karga mo ikaw at si Eliza. So ano bang pwede naming asahan sa muling pagpasok mo sa bahay? Ayun, ako pa rin, more sabaw moments. I'm just kidding. No, but seriously, siguro excited ako ipakita kung ano yung mas natutunan ko, nadala ko na pagpasok ng bahay ni Kuya paglabas. And ganun pa din ako eh. Sa totoo lang, walang sobrang nagbago. But I am so excited to be the biggest and grandest ate for everyone again. Handang-handa na ang sambayanan. Yes! Para dyan. It's gonna be an exciting journey all over again. Again, congratulations, Sam! Maraming salamat po! Ay. At sa ating pagbabalik, isang pasabog pa ang magaganap dahil papangalanan na natin ang latest evictees dito lang sa Pinoy Big Brother Community Season 10!